sabihin, ngalan niya'y dakilain, Panginoon ay priin, ngalan niya ay dakilain, Panginoon, ikaw ang may dika ng langit, tagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin, Panginoon ay priin, alam niya ay dakilain, Panginoon ay priin, alam niya ay dakilain, alam niya ay dakilain. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Alalahanin natin sa misang ito ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, pinapahirapan. Humingi tayo ng awa sa Panginoon na patuloy tayong palakasin sa ating pananampalataya upang sa bandang huli tayo rin ay makatagpo ni Jesus. Humingi tayo ng awa at patawad. Panginoon, sa maraming pagkakataon na ako'y nag-alinlangan na ikaw ay lapitan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo, sa paulit-ulit kong pagsuway sa iyong mga utos at aral, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, sa maraming panahon na hindi ko pinaghahandaan ang pakipagtagpo sa iyo sa bandang huli, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahang inibig mong makatambal ang pagkapakasakit ng iyong anak, ang iyong sambayanan, ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mangsaksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sandibong tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila na mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa, at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito,
nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mamabasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kikwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakikita ni makaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian patkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persia." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait pupurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoong nakapapasong init at matinding lamig.
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay iyaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, maging ng mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Purpura o kulay pula ang araw na ito ng Miyerkules bilang pakibahagi ng ating simbahan sa mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, pinahihirapan, sinasaktan at iniiwan. Ganito natin ibinabahagi sa ating kapwa Kristiyano ang pakikiramay sa kanilang mga pinagdaanan. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus ang siyang nagtaglay ng matinding pag-uusig sa kanyang mula sa kanyang mga kalaban at siya'y dinala sa bundok ng Kalbaryo upang doon pahirapan, ipako sa krus at ipapatay hanggang sa malagot ang kanyang buhay. Ang kanyang dugo at ang dugo ng mga martir ang siyang punla ng ating pananampalatayang Kristiyano sa ating tinubuang lupa. Utang natin sa kanila ang ating pananampalatayang ngayon. Pinaigting ang ating pananampalatayang Kristiyano dahil sa mga tao, dahil kay Kristo Jesus na nag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa kaharian ng langit. Sa mga panahong ito, tila ang ating mga pagbasa ay patungkol sa mga pagtatapos. Hindi lamang ang katapusan ng mundo, kundi ano ang naghihintay sa atin sa pagtatapos ng lahat ng ito. Ang pagkagunang ng mundo, ang pagkasira ng daigdig, hindi ibig sabihin ay katapusan na. Ang pagtatapos natin ay lagi sanang uuwi sa harapan ng ating Amang nasa langit.
Sa tulong ng ating Panginoong Hesus, tataglayin din natin ang buhay na kasiyasiya, ang buhay ng kaganapan sa piling ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, hindi ba't sa pagpunta natin dito sa dambana ng Quiapo, tayong lahat ay namimintuho sa imahe ng mahal na pong Hesus Nazareno. Tumititig tayo sa kanyang imahen na nasa harapan ng altar. Humihipo tayo sa kanyang paa, maging sa kanyang mga damit. At kung minsan ay tinutungo pa natin ang opisina ng simbahan upang haplusin ang kamay ni Hesus. Meron na ba sa atin ditong nakahipo ng kamay ng mahal na pong Hesus Nazareno? Hindi ba't ito ipinapatong sa humihiling, pinapatong sa kanyang ulo at niyayakap sa kanyang bisig at sa kanyang dibdib at saka nagdarasal ng taimtim. Mapaghimala ang mahal na pong Hesus Nazareno. Mapaghimala ang kanyang mga paa, ang kanyang damit, maging ang kanyang kamay. Hindi ba't ito ang larawang o imahinasyon na nakita ng hari sa ating unang pagbasa? Mayroong lumitaw na kamay at sa kanyang pangitain, ang kamay na ito ay sumulat. Sumulat ng isang katotohanan patungkol sa kanyang kaharian. At ang sabi doon, Mene, Tekel, Parsin, nang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Ito'y isa sa katotohanan ng buhay natin. Walang sino man sa atin dito ang magtatagal hanggang sa huli. Tayo man ay magtayo o magtaguyod ng ating sariling kaharian. Ito ay babagsak. Ito ay guguho. Ito ay mawawalang parang bula. Mene, mene. At ang tanging maiiwang kaharian sa pagtatapos ay ang kaharian ng Diyos. Kanino natin ilalaan ang buhay natin? Saang kaharian tayo naghahanda? Ano ang taglay nating kapangyarihan sa buhay na ito? Tayo ba'y may sariling kapangyarihan? O tayo ay kumakanlong sa isang kahariang alam nating panghabang buhay, ang kaharian ng Diyos? Pangalawa naman ay yung tekel. Ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Alam natin na sa pagtatapos ng ating buhay, mayroong paghuhukom, mayroong pagsusulit. Titimbangin ang ating mga nagawa at lalong titimbangin ang mga bagay na hindi natin ginawa. Minamahal ko mga kapatid, wag sayangin ang panahon. Gamitin natin ang panahong ito upang kumilos, upang gumanap ng mabuti. Sapagkat hahatulan tayo, hindi lamang sa mabuti at masamang ginawa. Hahatulan tayo sa bagay na hindi natin ginawa at tinupad. Kaya tumalima tayo sa utos ng Diyos. Tuparin natin ang kalooban ng Ama, sapagkat iyan ang hahanapin sa atin, ang isusulit sa atin sa pagtatapos ng ating buhay. At ang pangatlo ay yung parsin. Ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persia. Nang ibig sabihin lamang nito, minamahal ko mga kaibigan, tayo ay daraan lamang sa buhay na ito. Hindi tayo ang hari, hindi tayo ang may-ari, kung anuman ang ari-arian natin meron tayo ngayon. Sadyang pinadadaan lamang tayo sa buhay na ito upang maging handa sa buhay na ganap. Ganyan kumilos ang mga kamay ng Diyos. Hihipo sa atin, magbabasbas sa atin, magbibigay sa atin ng pagpapala, kaya ilagay natin ang ating buhay sa mga kamay ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Iwanan natin ang ating kinabukasan sa kanyang kamay. Sapagkat sa pagtatapos ng lahat, ang maiiwan ay ang Diyos. At sana'y sa pagtatapos natin, makatagpo natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ang ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon, laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming panampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagkapahirap, pagpatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming panampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliners na nag-alay ng kanilang buhay sa kaliligtas ng lahat, atin ngayong itugon sa pagsamo. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng, pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawa, hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa lahat ng may sakit, naway bigyan sila ng lakas at pag-asa ng ating mahabaging Diyos. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga kapatid nating yumao, mga pumanaw, pamtinawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Ama naming mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit sa panampalataya sa kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap na naranasan ng iyong simbahay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamagitan ni Kristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Dugo ng iyong anak.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pitaya sa kipagpapanatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala, ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo na way ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit na katala sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipin at palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at maihayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kay pinagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago na pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ni tiniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O Ama, ginagawa namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaya pinagpapasalamat dahil kayo minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aming Ama, lingapin po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin pong mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw.
Alalahanin natin sa misang ito ang mga yumao nating mga magulang, kaibigan, maging mga pinagkakautangan ng loob. Kaawaan mo po sila, Ama, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pingdapatin kaming lahat na makasalusing buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, mga apostol, ni San Juan Bautista, mga martir, gayon din ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa pagtatapos natin, makatagpo natin nawa ang Diyos. Kaya't lakas loob nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ang mga kipwedya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas kami sa kasalanan ay talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin po ang aming pananampalataya at huwag na huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig na ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace with you po. Peace to everyone. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang simula at ang katapusan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapalatang inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsinawa tayo ng katawan na dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
apostol, wala kong dapat ikapangamba. Ano man nunti ang pastulan, do'y hihimlan. Malinaw na batis, pamatiduhaw sa tamang landas, ako'y ba managan kay tapat niya sa akin ang Panginoon, ang aking pastol, wala kong dapat anuman. Dilim at pangalip, siya ang papawi. Bisig at kapit, tatag ng dibdib, ang hain niya nga sagana ng buhay, tahanan ko'y kanyang pag-ibig. Ang Panginoon ang aking pastol, ala kong dapat ika bang anuman ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangambang anuman. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo sa taong 2024. Maaari po kayo magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag araw po ng Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag araw naman po ng Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap ng banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan at ipagalaob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapay makapanindigan
sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasan ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumaon nating minamahal. Panginoon naming Diyos, sama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kaming nagmamakaawang kalugdan mo po mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Buot kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Papara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halina't humingi tayo ng awa at pagpapala sa ating mahal na Poong Jesus. O mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, pakinggan mo po ang kahilang na iyong angka ng susumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugon na tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasanin po ninyo ang mga dala dahilang mga imahen. Larawan at aklat dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, nawa po'y maalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kailang ibig at paglilingkuran bilang Panginoong nabubuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo, gayon din ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo kayong taglay, ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.